Ang napapanood ninyo ngayon ay ang lakas ng bagyong Julian na bumugad sa ating mga kababayan sa Batanes kanina umaga. Sakuha ng Batanes Police Provincial Office kaninang pasado alas 6 ng umaga, kitang-kita kung paano pasayawin na malalakas na hangin ang mga puno sa Basco, Batanes. Halos mag-zero visibility na rin dahil sa lakas ng ulang dulot ng bagyo. Bago nito ay iba't ibang paghahanda ng isinagawa ng Batanes katulad ng pagtatali ng mga bubong at pagpapaalala sa mga residente ng kanilang mga dapat gawin bilang pag-iingat. Kaugnay po niyan, mga kababayan, alamin natin ang update sa bagyong Julian na posible pang maging super typhoon. Iatid yan ni Pag-asa Weather Specialist Chanel Dominguez. Yes, Ms. Chanel? Hello po. Yes po. Good afternoon po sa inyo at good afternoon po sa mga tagapakinig po natin. So update po muna tayo dito sa bagyong si Julian. Ito yung huling namataan sa coastal waters ng sa Tang Island, Batanes. Ito yung may taglay na lakas na hangin na 175 km per hour at pagbugso na 240 km per hour. Ito yung kumikilos north-northwestward sa bilis na 10 km per hour. So, dito po sa mga kababayan po natin sa Sabtang Island, Batanes, nakaranas po sila ng kalmadong panahon dahil po sila ay pumasok po sa mismong mata ng bagyong si Julian. Pero asahan na po natin, habang papalayo po ito ulit, ay makakaranas po sila ng mga pag-ulan ulit dulot po itong eye wall at rain band po nitong si Julian. Pero dahil pa rin po dito kay Julian, asahan po rin po natin na meron tayong tropical cyclone wind signal number 4 dito sa Batanes at northern portion ng Babuyan Islands. Signal number 3 naman sa nalalabing bahagi ng Babuyan Islands at northeastern portion ng mainland Cagayan. Signal number 1 naman sa nalalabing bahagi ng mainland Cagayan, Apayao, Abra, Kalinga, Ilocos Norte at northern at central portion ng Ilocos Sur. Signal number 1 naman dito sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Ipugao, Mountain Province, Benguet, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, northern at eastern portion ng Nueva Ecija, pati na rin dito sa Maypolillo Island. So nakikita po natin, possible po maging isang ganap na super typhoon itong si Julian, possible po ngayong araw din po. At ito po ay magiging isang ganap na lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility by Thursday. At sa ngayon po ay nararanasan po natin dito sa Metro Manila ng mga kalat-kalat na pag-ulan at makulimlim na panahon ay dulot po na itong trough na itong si Bagyong Julian. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang hapon. Yes po, Ms. Chanel, nabanggit nyo no, na posibleng maging isang super typhoon itong bagyo. Posible din bang umabot sa signal number 5 ito? So nakikita po natin, ang pinakamataas na po natin signal na ilalabas ay ang signal number 4 po. Okay, sa mga ganitong kalakas po na bagyo, bukod sa posibleng pagbaha at mga landslides, ano po ang mga dapat nating bantayan? Ayun po, asahan po natin ngayon po kasi sa Batanes po, lalo na po dito sa Batanes at Babuyan Islands, nakakaranas na rin po sila ng malakas na hangin at mga pagguho po at pati na rin po ng mga pagbaha. So yun po yung mag-iingat po ating mga kababayan, lalo na po dito. Okay, meron po bang weather system na nakaka-apekto dito sa bagyo? Kasi naging mabagal ang galaw nito, tapos bigla na lamang itong lumakas. Yes po, meron po kasi tayong high pressure area po dito po sa atin, sa taas po ng ating taas po natin dito po sa May Japan. So ito po ay nagpapabagal din po ng ating system po. Opo, kanina nabanggit nyo Thursday morning po, paalis na o gaganda na ang panahon? Yes po, nakikita po naman po natin, maganda naman na po yung panahon po natin, pero asahan din po natin, possible po yung trough nito ay magdala pa rin ng mga kalat-kalat na pag-ulan, lalo na po dito sa May Batanes. Opo, ito naman pong habagat. Ano kong update dyan? Ito po ba'y babalik pa, lalo't malapit na rin ang transition papuntang Amihan? Sa ngayon po, wala po tayong habagat na binabantayan po ngayon. Pero asahan pa rin po natin may mga pag-ulan po dito sa western section ng ating bansa, particularly sa Zambales at Bataan. Update lang po tayo sa La Nina. Ilang porsyento po ang chance na iiral nga ito at ano ang dapat paghandaan ng ating mga kababayan? Sa ngayon po, 71% po ang ating La Nina po. Alright. Sige po, maraming salamat. Yan po si Pag-asa Weather Specialist Chanel Dominguez.